Ang dalawang mid-size frigates na Jose Rizal class at ang dalawang bagong upcoming na corvettes ay ang mga malalaking military assets na nakukuha sa ilalim ng the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. At ang mga warships na ito ay missiles capable at parehong gawa ng Hyundai Heavy Industry ng South Korea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy, ito ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna ay ang mga pinaka-powerful at modernong warship ng Philippine Navy at armado ito at capable ng mga tinatawag na surface and subsurface air and electronics warfare using state-of-the-art electronic sensor and long-range missiles and acoustic guided torpedoes at embarked submarine helicopters. Ang Jose Rizal class frigates ay isang multi-role guided missiles frigates. At isa itong modified variant ng Republic of Korea Navy Incheon class frigates. Ang Jose Rizal class frigates na nakomisyon noong 2020 ay naghahalaga ng 18 billion peso. Pero nung ginawa pa lang ito ng Hyundai Heavy Industry ay nabalot na ito ng kontrobersiya. Ang Hyundai Heavy Industry na siyang gumagawa sa Jose Rizal class frigates ay nababan o pinagbawalan ng South Korean government na makasali sa anumang bidding sa loob ng mahigit sa 2 taon. Ang dahilan ay ang mga top executive nito ay napatunayan na guilty o nakasala sa panunuhol o bribes para lamang makakuha o mananalo ng bidding sa pagsupply ng 4 na nuclear reactors na itinayo doon sa United Arab Emirates. At ito'y nangyari noong 2015. At siguro ganun din ang kanilang ginawa sa 2 Jose Rizal class frigates. Noong nabuo ang acquisition project na ito para sa 2 frigates noong 2013 ng mga Naval Technical Working Group kung ano ang mga kailangang aparatos o mga device or equipment para ilalagay sa 2 frigates at yan yung nakasaad sa kontrata kasama na ang mga requirements na gagamitin para sa 2 frigates. Pero ang kontrata ay mayroong ina-attach o sinasama na dokumento na ang Hyundai Heavy Industry ang siyang masusunod kung anong device ang gagamitin o anong equipment ang gagamitin. Ito ay hindi pabor sa Pilipinas. Para itong bumibili ka ng pantalon, dapat ikaw masusunod dahil ikaw namang bumibili. Ikaw dapat ang masusunod kung anong sukat ng baywang, halimbawa 33. Ito baliktad eh, sila daw masusunod. 23 ang baywang, di paano tumakasya? At nung malapit na matapos ang 2 barko, ay bigla na lang binago ng Hyundai Heavy Industry ang requirement na nakasaad sa kontrata. At ito'y malaking labag sa kontrata. Ang desisyon ng ginawa ng Hyundai Heavy Industry ay walang approval ng Philippine Navy. At ito ang paggamit o pag-install ng alternative configuration in the selection system. Ibig sabihin na ang CMS or Combat Management System nang ini-install ng Hyundai Heavy Industry ay hindi ang nakasaad sa kontrata. Ito ay pinapalitan ng Hyundai Heavy Industry at ang ipinapalit dito ay ang CMS o Combat Management System na gawa ng Hanwha System na isa ding South Korean contractor. Ang nakalagay sa requirements ay dapat i-installed ang CMS o Combat Management System ay ang gawa ng DATS Company na Thales Tacticos CMS o Combat Management System. At dahil nanindigan si Philippine Navy Vice Admiral Ronald Mercado na siyang namahala sa frigates acquisition projects na sundin ang nakasaad na requirement sa kontrata na ang gagamitin ay ang Thales Tacticos CMS o Combat Management System, siya ay tinanggal sa trabaho at pinagretiro sa wala pa sa tamang panahon. At ayon kay Department of National Defense Secretary Delphin Lorenzana, na tinanggal si Vice Admiral Ronald Mercado dahil sa insubordination o ayaw pagsunod ng mga nakakataas at ang kanya ng ginawa ay nakasira sa acquisition project. Tinanggal si Mercado utos ng Malacañang, ganoon talaga pag may prinsipyo ka at ayaw mong sumunod sa mga kalukuhan sa mga top official sa Malacañang ay tanggal ka sa pwesto. Pero kung sasali ka sa kanilang mga kalukuhan ay mapropromote ka pa. Being relieved of my post as the flag officer in command of the Philippine Navy allegedly for insubordination and for insisting on Thales Tacticos as the combat management system for the Philippine Navy Brigade. Please allow me to set for the records that I have never disobeyed any lawful order of my superior. I take pride in and treasure my profession the way I do to my name, my family, honor, and reputation. In my entire service to the armed forces of the Philippines and the Philippine Navy in particular, I have never been accused
nor convicted of any malfeasance, misfeasance, and or nonfeasance in the performance of my functions. As regards the issue of insisting on Thales Tacticus as the combat management system of the Philippine Navy Frigate, I vehemently deny this allegation. Noong January 2017, si dating Special Assistant to the President, Secretary na ngayon Senador Bongo, ay nagbigay kay Secretary Delpen Lorenzana ng tinatawag na white paper o puti na papel para i-endorso ang Hanwha system na siyang gagamitin na CMS sa dalawang frigates. At inutusan din ni Secretary Bongo si Frigates Project Technical Working Group Chairman na si Commodore Robert Empedrad na papuntahin sa Malacañang para sa meeting ukol sa endorsement ng Hanwha system para sa dalawang frigates. At nag-submit ng written report si Empedrad at kanya itong ina-address kay President Duterte at Secretary Bongo. At nung lumabas na ang leak ng mga litrato ng white paper, grabing denial o tanggi ni Bongo na wala siyang binigay na white paper kay Secretary Lorenzana at hindi siya nag-utos kay Commodore Empedrad. Ipalagay na lang natin na hindi nagsinungaling si Secretary Bongo tungkol sa white paper endorsing Hanwha system. E bakit tuluyang na-installed ang Hanwha system na siyang combat management system ng dalawang frigates? Sa mga nagtatanong kung ano ba ang diferensya kung Hanwha system ang gagamitin na combat management system or CMS ng dalawang barko, ano bang problema nito? Ay mayroong problema siyempre dahil ang combat management system or CMS ay siya ang pinakautak o brain ng lahat ng military ships. At siya rin ang heart o puso sa lahat ng naval vessels dahil siya ay kasama lahat sa warship system gaya ng weapons, ng sensors, ng communication and navigation at marami pang iba. At anong silbi ng mga missiles at mga torpedo pag mahinang klase ang inyong CMS o combat management system? Hindi mo madedetect ang mga kalaban, ang madedetect mo lang siguro mga wakwak, mga aswang. At dahil dito, ang ini-install ng dalawang frigates ay maapektuhan ang overall capabilities and reliabilities ng dalawang barko dahil sa mga kalukuhang ito. Ngayon, ano bang kaibahan ng CMS o Combat Management System na gawa ng Hanwha at ang original sana na CMS na gagamitin ang Thales Tactical System na gawa ng Dutch? Ang CMS na Hanwha System ay isa ring Korean company na mahinang klase kumpara sa Dutch contractor na Thales Tactical CMS. Ang Thales Tactical CMS ay matagal nang ginagamit sa lahat ng mga barko sa Navy sa buong mundo, maluma man o mabago na barko, maliit man o malaki. Sa 23 na Navy sa Asia pa lamang ito, ay ito rin ang ginagamit. At ang mga Navy sa Europe, kasama na ang United States Navy, ang Thales Tactical CMS ang kanilang ginagamit. Mas mahal ito pero mas epektibo. At subok na mula pa noon hanggang ngayon. Habang ang Hanwha CMS o Combat Management System ay wala pang ibang gumagamit nito kundi ang South Korea pa lamang at ang Pilipinas. At hindi lang yon, ang Thales Tactical CMS ay compatible ito sa tinatawag na TDL or Tactical Data Link 16 na kung saan ang C4I*C Command Control Communication Computers Information Intelligence Surveillance Targeting Acquisition and Reconnaissance. At ito talaga ang pinili ng Philippine Navy dahil ito ay ginagamit sa lahat ng Navy sa buong mundo, lalo na sa United States Navy. Habang ang Hanwha CMS ay hindi compatible sa TDL or Tactical Data Link. At ito'y inamin din naman ng Hanwha na hindi nila kayang tapatan ang Thales Tactical CMS. Ibig sabihin na ang Hanwha CMS ay compatible lang ito sa mga BRP pambot. At ang Hyundai Heavy Industry President na si Sam Itzka, ayon sa kanya na ang mga Philippine official daw ang pumili ng Hanwha, ay malaking kalukuhan na ito. Kaya nga natanggal sa pwesto si Rear Admiral Mercado dahil pinanindigan niya ang tama dahil national security ang nakasalalay dito. At malaki talagang problema kapag ang mga politiko na leader sa bansa ay siyang masusunod kung anong military assets ang gagamitin o bibilhin. Kung ang barko na dalawang frigates ng Philippine Navy ay walang TDL 16 or Tactical Data Link, ang dalawang frigates na ito ay walang silbi para lang itong puting elepante na nanaglayag sa dagat. Sa Bisaya pa, dalawang malaking Jose Rizal class frigates na ito ay gadako lang pero way buot. Kung ang Pilipinas ay gustong ma-modernize ang mga kagamitan, kailangan i-upgrade ang mga ito para sa kanyang capability at kukunin kung ano ang pinaka-the best sa market.
inamin ang Hanwa na hindi sila compatible sa TDL-16. Ang TDL ay napaka-importante sa military warfare. Ito ang nagbibigay ng fast o mabilis na communicating sa mga interoperating force masa dagat man na masa himpapawid at masa lupa. Ngayon ang Pilipinas ay nagpagawa na naman ng dalawang bagong corvette sa Hyundai Heavy Industry na siyang gumagawa at inumpisahan na nga. At alam nyo, ang Hanwa system uli ang gagamitin na CMS o Combat Management System. Pag mahinang klaseng CMS ang ini-install sa dalawang Jose Rizal class frigates at dalawang parating na corvettes, mahirap itong makadepensa sa Pilipinas dahil kahit aswang ay wakwak ay nahihirapan na madetect. Mabuti pa ang BRP Cebu, maraming submarine na napalubog kahit dati nang nakalubog. Hanggang sa susunod, maraming salamat.